Okay, verse 3, yung ating babasahin. Pakitingnan po ninyo yung verse 3 ng pahayag, chapter 1. Okay. Nakita po ba ninyo sa pahayag? Chapter 1, verse 3. Pakibasa po ng malakas sa inyong mga hawak na Biblia mula ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyong pagbabasa. Basahin ko po muli para yung binasa po ninyo ay muli po nating marinig. Pahayag chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa sa mga salita ng pahayag na ito. Ang mga nakikinig nito at buong pusong tumutupad sa nasusulat nito pagkat malapit na ang panahon. Panginoong Jesus, salamat nga po sa hapong ito. Muli po, ikaw ang Diyos na nakita, Diyos na mga pangyarihan, Diyos na punong-puno ng pagpapala para sa bawat isa sa amin. Kaya po, muli ay dapat ka naming itaas, purihin ang pagsalamatan, sapagkat ikaw nga ang Diyos na mabuti sa bawat isa sa amin. Salamat rin po sa iyong mahal na dugo na laging laan para sa amin upang hugasan, linisin, patawarin ang lahat ng aming mga kasalanan nang sa gayon maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan. Pinupuri ka namin sa iyo ang karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Okay, ayon na doon sa ating binasa, Mapalad ang bumabasa. Sabi nga po natin mapalad. Mapalad. Okay. Once na binasa po natin ang salita ng Diyos, tayo daw po ay mapalad. At sinasabi nga po rito, maliban na dapat nating basahin ang salita ng Diyos, sabi pa po rito, mapalad ang bumabasa ng mga salita ng pahayag na ito, ang mga nakikinig. Okay? Pag ikaw ay bumabasa at nakikinig, mapalad ka, sabi ng Panginoon. At ang kasunod ng iyong pagbasa at pakikinig at buong pusong tumutupad sa nasusulat dito pagkat malapit na ang panahon. So makikita natin tatlong bagay. Bakit tayo maging mapalad? Bakit? Una, dahil tayo ay bumabasa, tayo ay nakikinig, at tayo ay tumutupad sa mga nakasulat dito sa Biblia na ipinahayag sa atin. At tandaan mo natin, ang panahon po ay sinasabi mo rito ng Biblia na malapit, maaring hindi natin alam, mamaya, bukas, o sa sumunod na araw, wala kasing nakakaalam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi ko ng Biblia na napakapalad po natin kahit na hindi pa tumadating ang panahon na yun ng punit pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kaya po nating basahin, kailan po nating pakinggan, kailan po nating tuparin ang nasusulat sa aklat ng Biblia. Okay, sabi ko rito, may mga bagay pa po na dapat po nating isipin. Bakit natin kailangan basahin, pakinggan, at tuparin ang mga salita ng Diyos? Bakit? Maliban ho doon kung hindi pa man darating ang Panginoon sa Kristo, anytime. Hindi pa po natin alam. Pero sabi niya, ang lahat po ng ginagawa natin ngayon, kahit wala pa po ang Panginoon sa Kristo, ay hindi nawawala ng kabuluhan.